Magsasama-sama mga Pinoy fans dito sa Rizal Sports Stadium upang suportahan ang Philippine Eskos sa laban nila kontra Nepal sa FIFA Friendlies 2023. Ito ang unang laro sa dalawang international friendlies para sa June 2023 FIFA window. At ito ang magiging preparasyon ng Eskos sa darating na World Cup at para sa AFC Asian Cup qualifiers. Another header here. Goalkeeper off his line, and that's in. The Philippines take the lead. It's Harvey Gayoso. Dahil sa maliit na schedule para makapaghanda ang koponan, ang nagbabalik na si Coach Michael Y. Sayaasa sa pagiging pamilyar ng mga manlalaro sa isa't isa. 25 manlalaro ang makikibahagi sa June window, kabilang na ang mga matatagal na mainstays. Samantalang sina Sandro Reyes at Andres Aldeguer ang ilan sa mga manlalaro na magkakaroon ng pagkakataong magpahanga sa German mentor. Malakas na ulan ang sumalubong sa pagdating ng dalawang koponan sa Rizal Stadium bandang alas 5:30 ng hapon, ngunit hindi naman nagpaawat ang mga fans na todo suporta sa Philippines at Nepal. Alas 6 ng gabi nang magsimula ang warm-up ng dalawang koponan. Bago ang simula ng laro, nagparada muna ang mga manlalaro ng dalawang koponan. Umawit ng kani-kanilang pambansang awit, nagbigay ng token at nagsagawa ng photo op. Kasama sa starting lineup ng Philippines sina Patrick Dato, Kevin Ingreso, Oscari Kekkonen at si Jesse Curran. Samantalang pinangunahan nila Kiran Limbu, Bimal Pandey, Ananta Tamang, Laken Limbu at Arik Bista ang unang 11 manlalaro sa koponan ng Nepal. Halos madami ang naging attempt ng bansa para makahirit ng goal, ngunit hindi ito pinahintulutan ng kanilang goalkeeper na si Limbu. Sa 36 na minutong marka ng laro, nagkaroon ng substitution kung saan inilabas sina Stoible at Kekkonen at pinasok sa laro sina Linares at Reichelt. Hindi pa nakakalimang minuto sa laro, nagtamo na agad ng head injury si Reichelt sa kanyang ulo. Samantala, tuloy naman ang aksyon ng muntikan ng maipasok ni Gayoso sa first half, ang goal ng direktang masala ito ni Limbu. Ngunit hindi ito ang nagpabagsak sa moral ni Gayoso nang siya ang unang makapagbigay ng goal sa unang 4 minuto ng second half. Goalkeeper off his line, and that's in! The Philippines take the lead. It's Harvey Gayoso. Naging isang malaking sorpresa sa mga tagahanga ang pagpasok ni Stephen Schrock sa 73 minuto ng aksyon. Si Schrock ang natatanging manlalaro na nagbigay din ng goal sa bansa noong unang laro ng Eskos sa 2019 AFC Tournament. 1-0 ang naging final score ng laro. Sa huli, nakapanayam namin ang dalawang coach. Si Coach Anisi ng Nepal, pinahayag na hindi naging agresibo ang Nepal sa laro. We need to be more angry to score, more aggressive. Ang goalkeeper ng Pilipinas na si Patrick Philip Dato, masaya sa naging kanyang pagbabalik laro. Let's try to enjoy playing football. I know the importance of representing the country. I'm so proud of it. Si Coach Michael Wise naman sinabi na naging malaking tulong sa kanyang koponan si Stephen Schrock. More than helpful and then very much behind that, and then you know he's very engaged, he's very hands-on, everything he wants to professionalize things, he's getting on the nerves of the local people, but in a good sense, you know, he's trying to push and trying to help to bring things forward. Abangan muli ang Eskos dito sa Rizal Sports Stadium kung saan magtatagpo sila ng Chinese Taipei sa darating na Martes, June 19. Isa pang panalo ang kailangan ng koponan para tumaas ang moral nila sa mga paparating pa nilang laro ngayong taon. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.